What's up, LNS fam? Manuel here and welcome to another video of Lifestyles and Sneakers. Today, guys, meron na naman tayong unboxing. This time, we have a quadruple Yeezy unboxing. Let's go! Okay, guys, so yun na nga, no? Meron tayong apat na Yeezy na i-unbox. Itong mga Yeezy na to, hindi naman to yung mga recent na Yeezy na lalabas. Pero fairly new siya, mga bago-bago pa rin siya, mga December po, November-December, I think yung pinaka-luma, then yung iba, January yata lumabas. But anyway, ayun, excited akong i-share sa inyo to kasi hindi ko pa yata, alam ko, if I'm not mistaken, hindi ko pa to na gagawa ng unboxing. So this time, i-unbox ko na siya, para iba, magamit ko na. Kasi gusto ko na rin silang gamitin. Anyway guys, bagong lahat, palike naman itong video na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, magsubscribe ka na para lagi kang updated sa lahat ng mga nilalabas nating video. Especially yung mga mayroon mga sale. Okay guys? Anyway, so simulan muna natin. No? Dito muna tayo sa ilalim, itong nasa baba. Kasi itong nasa baba, actually isa siyang Yeezy 380. Okay? Itong 380 na to, sobrang gusto ko siya kasi ano siya, glow in the dark, okay? So, for sure, most of you would know already kung ano itong nandito kasi isa siyang Yeezy 380 at tawag ay calcite glow, okay? So, ito siya guys. So, box na natin siya. So, syempre, tissue paper ng Yeezy ito. Yung normal na brown tissue paper. And then, here it goes. Bam! Yan. So, white lang siya. Simple lang. Tapos may pagka-gray dito. And then yung hindi ko pa siya detesting, no, kung gaano siya talaga nag-glow. Parang feeling ko yung ibabaw lang yung nag-glow, pero I think pati yung ilalim nag-glow din siya. Anyway, gawin ko doon ng video para makita nyo rin kung ano-ano bang parts nitong sapatos na to yung nag-glow. Diba, nag-glow in the dark. So nagiging green siya pagkagabi. Pero syempre, kailangan niya ng UV light. And minsan, pag naaarawan yung shoes, yan, nakakuha siya syempre ng UV light. Ilaw siya pagka madilim, no? So, ito yung tawag dyan, Yeezy Calcite Glow. Yeezy 380 Calcite Glow. So, ayan siya. Ayan. So, napaka-simple lang. White sneakers. Plain and simple. Pero, yun nga. Pagka nalagyan ng UV light, nag-glow siya in the dark. Okay, guys. So, ito yung first nating sneakers. Tawag dito, Yeezy Calcite Glow. Okay? So, ito yung isa pa nating i-unbox. Isa siyang 380 din. Ito recently lang po nilabas. Pero ano siya, ang tawag dito, reflective version ito. Itong nakuha natin, reflective version. Ang pangalan niya, Yekora. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation, pero yun yung nakalagay dito. So, ayan, ito yung Yekora na 380. Yeezy 380. So, unbox na natin siya. Pop it open. And bam! Ayan. So, ito siya guys. So, kung titingnan nyo, medyo halos kaparehas. Well, parehas naman silang 380. Diba? Parehas naman ito 380. Pero ito, may pagka-light brown yung dito niya. Tapos, yung kanyang midsole, parang creamy white din. And then, sa ilalim, orange. Okay? Orange siya. So, ito guys, ganito lang itsura niya. Pero, pag natamaan ng flash, nag-ano siya, nagre-reflect siya. So, parang kumikinang siya. Diba? So ngayon, hindi ko pa rin siya na-test kung gaano siya katindi yung reflective material niya. Pero looks like matindi rin naman talaga siya. So, okay, so ito yung Yekora na reflective version. Ayan, so ito yung isa pa. Diba? So, simple lang siya. So dito may pagka light brown na orange. Dito talagang parang brown lang talaga siya. Dito sa side nito. So ito, tawag dito yung Yeezy 380. Tapos, yun nga guys, ano siya, prime knit yung ibabaw niya. Diba? Tapos yung midsole niya, merong tapos yung midsole niya, merong boost sa loob. No? So, for me, yung 380 kasi yung pinaka-pinaka comfortable sa lahat ng mga Yeezy. Diba? Not sure kung nakita nyo, meron akong yung unang-unang Yeezy na nilabas, yung Yeezy 380 Alien. Hinati ko siya, no? Hinati ko siya para makita kung gaano kakapal yung loob niya. Pero, surprise ako kasi hindi naman para siya ganun kakapal. Diba? In fact, mas makapal pa yung boost ng Ultra Boost. Diba? Especially yung Ultra Boost 19, Ultra Boost 20, mas makapal pa sa boost nito. Pero, para sa akin, mas komportable pa rin siya sa paa. Sobrang comfortable nitong Yeezy 380.
Anyway, so yan. Ito na yung ating next sneakers na na-unbox. So, meron tayong isang glow in the dark. Meron tayong isang reflective version naman. Okay? So, dalawa na yung na-unbox natin. Parehas 380. Ngayon, ito naman. Unbox natin itong 700. So, itong 700 na to, ito yata yung pinakaluma na matagal pa na itong makuha. So, ang tawag naman dito sa Yeezy 700 na to ay Arzareth. Arzareth. Okay? So, itong Arzareth na to, maganda rin itong Yeezy 700 na to. Although, wala siyang boost. Panalo naman yung colorway niya kasi blue. Ayan. Ganda, oh. Dito, sabi ko nga, wala siyang boost. So, amongst all the Yeezy, parang ito yung pinakamura. Kasi ang retail price nito is, magkano ba? 12,000 lang. So, kasi ito, alam ko, 13,500. Tapos, 13,000 yata yung 350. Tapos, yung 700 V2, tsaka V1, 16,000. So, ito yung pinakamura na Yeezy. Diba? Kung makakuha kayo ng retail nitong sapatos na to, ito na yung pinakamura, Yeezy 700. Although, yung price nito, medyo mataas siya sa market. In fact, ito yata ang price nito nasa mga 16 to 17,000 na ang price nitong specific pair na to. Ang kagandahan naman dito, guys, itong exoskeletal niya dito. Yan. Ano siya? Nag-glow in the dark din to. So, kunyari, suot-suot mo siya sa araw. Diba? Pag pumasok kayo sa kotse, makikita nyo nag-glow siya. Glow in the dark din siya. So, sobrang solid din nitong sapatos na to. Ang forma, medyo alien yung dating niya. Pero, panalo din. Tsaka, comfortable din to. Surprisingly, even though wala siyang boost. Ha? Even though wala siyang boost. Eh, comfortable siya. Nakalimutan ko lang yung tawag. Na-research ko na to before. Kung ano yung tawag din sa kanyang midsole. Pero, ano siya. Komportable rin siya. Sobrang lambot din niya. Sarap din niyang suot. So, sobrang solid din talaga nitong Yeezy 700. No, na Azareth. At ang kagandaan niya, mura nga siya. Siya yung pinakamura. Kung makukuha niyo on retail. Pero kung resell na, syempre, abuti niya yun. Ang mga ganun na 15 to 17,000. Okay guys, so ito na yung third natin na ina-unbox. Yeezy Azareth. Okay guys, so ito na yung last natin na i-unbox. Ito yung pinaka-favorite ko sa lahat. Ito yung Yeezy 350 V2. And this time, ito yung tinatawag na carbon. Yung unang nilabas to, yung unang leak pala na lalabas itong sapatos na to, Asriel yung name niya. Pero, nabago siya, naging carbon yung name niya. So, unboxan natin siya. Ito yung pinaka-favorite ko nga sa lahat kasi ito yung pinaka-gusto kong colorway sa lahat ng mga Yeezy 350 V2. Okay, so makikita niyo naman kung bakit. Bakit ito yung favorite ko. Hindi nyo naman, ang ganda, diba? So, parang black-gray, tapos yung kanyang midsole is parang cream lang. So, solid siya. Napakadaling pang-forma nito. Kahit ano siguro ang outfit pa pwede dito. Tapos ito yung isa. Ayan. So, guys, kayo, agree ba kayo na ito yung isa sa mga pinakamagandang Yeezy 350? For me, ito talaga, no? I mean, I like the other colorways. Pero, para sa akin ito, simple lang. Napakadaling niyang ipang-forma. Okay? So, para sa akin ito, tapos siguro gusto ko rin yung glow in the dark kasi gusto ko nga yung may mga added features ng sapatos, diba? Like yung mga glow in the dark na yan, tsaka mga reflective. Anyway guys, yun na nga, no? Ito na yung ating apat na sneakers na nag-box ngayon, no? So, meron tayong Yeezy 350 V2 na carbon, okay, ito yan. Meron tayong Yeezy 700 V3 na Azareth, ito naman yan, diba? Gwapo din. Tapos, meron tayong dalawang 380 na Yeezy 380. Tapos, meron tayong tatlo. Tapos, meron tayong dalawang Yeezy 380. Isang glow in the dark. Itong calcite glow. Ito, itong puti. Tapos, itong gray na may pagka-brown. Ito naman yung Yecora na reflective version. So, guys, kayo, meron akong tanong, no? Which one of these four yung pinakagusto nyo? Gusto nyo ba itong 700 V3, itong 350 V2, o itong mga 380s na ito? Hindi kayo reflective or glow in the dark. So let me know on the comment section down below. I would love to hear from you. So yun na nga guys, sana nga nag-enjoy kayo dito sa ating quadruple Yeezy unboxing. So medyo matagal-tagal na tayong nag-unbox. Pero alam nyo naman dito sa channel natin, palagi tayong merong mga unboxing. Okay, so yun nga guys, I hope nag-enjoy kayo sa video na to. And if you do, please press the thumbs up button down below.
And if you haven't subscribed to our channel, mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa lahat ng mga pinapakita natin videos, especially yung mga naka-sale. Siyempre, kung may sale, baka meron kayong mga gusto sa sapatos doon, pagkakataon nyo na makabili ng mura at affordable price. Okay guys, anyway, yun nga, that's about it. See you again sa next video natin.